sa mga dakila at magigiting na mandirigma na nakahimlay sa sagradong bundok na ito. Kami sumasamo na kasihan, kaming mga tagatawingan. Pagpalain kami ng mga nito at kapuan na pinagmumulan ng lakas at kagalingan ng aming tribo. Kayo mga Marangani, ano ang inyong santigan? Naway tupukin ang init ng apoy, ang anumang galit at matinding puot na nagpapadilim sa ating isipan. Isa ka tagapatag, sino nagbigay sa inyo ng karapatan na magsalita para sa mga Marangani? Mga katutubo lamang ang maaaring lumahok sa aming budong. Ito ang itinakda ng aming mga kaugalian. Naputulan na ba ng dila ang mga Marangani? At ni isa man sa kanila ay walang makapangas magsalita. Ako'y kinukup ng mga Marangani. Uminom ng base sa mismong baso ni Apo Gunawa. Ang kanilang dakilang nuno at pangat. Inangkin nila ako bilang kaisa ng kanilang tribo. Kung ganon, hindi ka nadayuhan sa aming mga batas. Alam mo ang sino man sa amin, Marangani man o tawingan, kapag buhay ang inutang, buhay din ang hinihingi. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yan ang sinusunod na katuwiran. Yang si Awing, pinatay niya ang kapatid ni Kamali. Si Awing ay isang alagad ng batas. Tinupad niya ang kanyang tungkulin. Lumabas sa pag-inom ang kapatid ni Kalagi. Sinapian siya ng masamang espiritu ng alak at ng gulo sa bayan. Inaharap namin ang problema ng pantribo. Ang mga tagapatag ay walang karapatang makialam sa usapang ito. Aling batas man ang ating kilalanin, katarungan ang dapat manaig, hindi paghihiganti. Oying, nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Ikaw, Awing, taklo ka. Natulad sa loko. At tayo nagkasala. Ang asam. Madyasaw niyo niyo kanya niyo. Lodi ka niyo madyasaw. Madyasaw! Thank you.
Ito na, luto na. O, ito. Ano yan? Rito itlog. Eh, mukhang scrambled yan eh. Oo, oh, pareho na rin yan pagdating sa loob ng tiyan. Sana si Aling Kusing na lang ang nagluto. Eh, wala pa si Aling Kusing. Paano? Andito na ako. Linggo-linggo na lang tumataas ang bilihin. Hi, salamat Aling Kusing dumating na kayo. Biruin niyo, si Tatay Cardo nagluto na naman. Oh. Hindi ko nga maintindihan yung luto niya. Anong hindi maintindihan? Diba nung minsan nagluto ka nung nilaga? Oo. Oh. Naglasang maasim. Yun, parang sinigang. Oh, parang sinigang. Tapos yung chapsuy, oh, parang pinakbit yung lasa. Eh, bakit mo kinain? Kasi gutom na ako eh. Hindi naman pala, ang dayan pa sinasabi. Kung sa bagay, Cardo, tama si Menchi. Magkakampi lang kayong dalawa. Hindi ah, totoo naman eh. O, sige, sige, sige. O, wala kang pasok ngayon. Saan mo gustong pumunta? Sa palengke na lang po. Kukuha ako ng colored paper para po sa project ko sa school. O, sige, pero dadaan muna tayo sa presinto, ha? Kumain na tayo. Sino tatay mo? Asawa ng nanay ko. Ang kulit mo, ha? Niloloko mo na ako. Hmm? Lahat ang pakikin na bakan. Kunin lahat. Anan. Maganda ito, ha? Hindi. Fake yan. Fancy yan. Lang. Hindi mo maibibenta yan. Huwag mo ko lukuhin. Alam ko may presyo yan. Wala sa divisorya ko lang yan binili. Anan. Patanggalin ko yan pag hindi mo binili. Hindi. Pupersa ko yan. Fake yan. Fake yan. Boss! Hindi ba sinabi mo? Kailanman, hindi ka mananakit ng babae. Mabuti pinalala mo. Kaya ikaw na lang. Kaya ikaw, kapag hindi mo binigay kwintas niyan, hindi lang ako masasaktan. Pakisin ang lahat. Miss, parang awan niyo na po. Ibigay niyo na po yung kwintas para hindi na po ako masaktan po. Miss, sige na, Miss. Sige na. Sige na, Miss. Parang wala akong masaktan sa atin. Oo nga. Yan! Oy! Paoy-oy ka pa dyan. Sino namamahala rito? Eh, ma'am, sa ngayon po ako pong namamahala dito. Ikaw? At anong hepe nyo? Siyang gusto ko makausap eh. Eh, ma'am, wala pa eh. Siguro darating na yun. Wala pa siya rito? Anong oras na? Wala pa yung hepe nyo sa presinto niya? Ako ba ang hinahanap nyo? Ikaw ba ang hepe? Ako nga. Alam mo ba kung anong nangyari sa amin? Na-hold up kami. Kaming lahat.
Tapos pumunta kami rito para magsumbong pero sinangabutan namin. Eto, asan ang hepe? Wala. Kaya naman siguro laging usong hudlapan dito dahil lagi kong wala, naglalakwatsa. O kaya, nakaupo ka sa loob ng opisina mo, nagpapalaki ng tiyan at tulog kaysa nagpapatrolya sa daan. At tingnan mo pa to, eto, ang itsura nito. Police ba yan? Paano naman matatakot ang maglanakaw sa itsurang mong yan? At isa pa, asan mga tauhan ninyo? Huwag niyong sabihin na dadalawang kayo rito, ha? Paano yung may pagtatagol ang taga rito? Anong klaseng presinto ba ito? Teka, pwede ba makasabat? Hanip pa. Anong sabi mo? Kung pwedeng makasabat. Aba, baka hindi mo ako kilala. Ako si Elayla. Elayla Bonggawen, anak ni Isidro. Sino Isidro? Tatay niya. O ngayon. Teka, ano ba talaga ang problema? Dingi ka ba? Sabi ko na hold up nga kami dun sa may highway. Yung isang mama, malaki. Mahaba ang buhok niya, tsaka malaki ang tiyan niya. Yung isa namang hold upper, maliit, kalbo, at walang ngipin. At may dalawa silang kasama. Kaya, gawa niya ang paraan. Titignan namin kung ano magagawa namin. Anong titingnan niyo? Gawa niya ng paraan, hanapin niyo sila. Tapos hanapin niyo ako sa bahay ni Ayangwa. Bahay ni Ayangwa, okay? Hanapin niyo. Sige na, sige na. Hanapin niyo! Iba rin ang dating, ano, Menchi? May toyo yata. Hindi lang toyo, may pagkapatis. Oo. O nabanggit ba na tao, ha? Kung sino yung mga humold up sa kanila? Nasisiguro ko, si Kuto na naman yun. O ngayon, pwede na siguro natin talakayin yung usaping inihaharap ni Ayangwa. Mayor, maugong na maugong ko kasi ang balita dito sa atin at sa mga karatig bayan na muli na naman daw ang bubuksan ng minahan. Ano ba katotoo to? 30 taon na nakasara ang minahan. At mula nang isara yan, may at maya ay may mga sumusulpot na ganyan balita. Wala naman nangyayari. Tulad nung isang taon. Iba ngayon, Mayor. Kasi ayon sa ilang mga kasama natin dito, meron na silang nakikita ng mga tao na hindi naman o taga rito sa atin na madalas bumibisita dyan sa minahan. Baka naman yun ay mga dating bantay. At kung muli man bubuksan, ako ang unang-unang makakaalam. Huwag kayong mag-alala. Ipapaabot ko kaagad sa inyo. Ang sa akin lang naman, Mayor, eh. Mangin naman po yung maging handa po tayo, ano po? Kasi po, simula nung una pa lang, alam na natin kung anong kasama ang may dadulot niyan. Kung bukas yan. At isa pa, Mayor. Sa pagkakaalam din po nating lahat, hindi pa po tapos ang kasong sinampa laban dyan sa minahan. At meron pa rin pong habol yung mga katribo nating inigawan ng lupa noong kumpanyang yan. Bueno. Ako'y pansamantalang magbabakasyon sa Maynila. Ako'y magpapagamot. Ngunit huwag kayong mag-alala habang ako'y naroroon. Titignan ko magagawa ko para dyan. Aasahan po namin yan, Mayor. Manong, nakita ko si Elayla. Papunta na siya rito sa atin. Pababa na dun sa may tulay. Si Elayla. Sasabihin muna sila, Mayor. Apo, Mayor, may iwan ko muna po kayo. Apo. May katwira naman si Ayangwa niya, Apo. Pinsan! Julie! Ayangwa! Galing na ako sa bahay. Nandito nga raw kayo ni Julie. Sabi naman itong si Ayan, bukas pa raw ang dating mo. Malay ko ba? Katuloy namin na sundo. Okay lang. Sabik na sabik nga akong makauwi rito eh. Hinggamit mo na sana. Hindi mo naman sa bahay? Anong iniwan? Tinangay lahat. Ubos. Anong ubos? Eh, hinold up kami sa highway. Kinuha lahat, pati yung antigong kwintas ang pinamana sa akin ni Ina. Isusuot ko sana yun sa kasal ninyo. O ano? Tuloy na ang kasal ng paborito kong pinsan? Ay nako, pinsan. Ganito pala ikakasal. Ang hirap, ang daming naaskaso. Nako, ito pang si Ayangwa. Para bang mas nininervous pa siya kesa sa akin. Ngayon ka pagkakabahan? Eh bata pa kayo ni Julie, alam na ng lahat na kayo nang magkakatuluyan. Ah, sandali, Elayla. Ang mabuti pa. Pumunta muna tayo ng presinto para ma-report natin ang nangyari sa'yo. Galing na kami doon. Mas lalo nang nasira yung araw ko. Ang hepe nyo, napaka-antipati ko. Thank you.
Bagay ito sa misis ko na, boss. Paano ka kasi sa misis mo yun eh, kasing taba mo yun? Hindi, boss. Sa pangalawa. Bakit? May pangalawa ka pa ba? Oo, boss. May pumapadol pa sa'yo? Iniismal mo ako. Boss, mamili ka. Magaganda to, boss, oh. Oh, tignan nyo. Hindi na. Pagpartihan nyo ng tatlo yan. Ang importante sa akin, ito. Bakit, boss? Mahal ba yan? Oo. Oh, hindi ba alam? Ang isang butil nito, katumbas na isang kalabaw. Isang butil? Isang kalabaw? Oo. Oh. Aanuhin natin yung kalabaw. Wala naman tayong araro eh. Wala tayong araro. Oo, oh, boss. Halika. Bakit, boss? Iluto muna lang yan at baka ikaw araruin ko. Oo, oh, boss. Stone, sana tinangin natin yung babae. Imbis ang wintas na yan. Sige nun, ipulutan pa tayo rito. Isa ka pa. Pumasok ka nun maalanganin. Na hindi nga natin alam kung anong tribo nun eh. Gusto niyo bang maubos ang layo natin dito? Mabuti pa, Estong. Bumaba na tayo. Nabuburyo na rin ako dito sa bundok. Para mabenta na rin lahat ng mga yan. Nararamdaman ko kalagayan nyo. Pero magpalipas muna tayo ilang araw. Magpalamig muna tayo. Palamig? Ang lamig-lamig na dito eh. Aray! Boss! Nainitan nga ako eh. Iluto mo na yan. Buto, Estong, kayo na naman, hindi ba sinabi ko na sa inyo huwag kayong babalik dito? Tenyente, huling lakad din namin to eh. Katunayan nga eh, pababa na kami eh. Di ba? Maniwala kayo dyan. Sinabi niya, magpapalamig lang kami dito eh. Sinabi ko ba yun? Oo, sinabi mo. Oo, dalhin lahat yan. O, dalhin lahat yan. Pati ikaw. Huh? Pati ako? Oo, pati ikaw. O, sige na. Biruin mo, Julie. Sa susunod na linggo lang, tuwing umaga, dito ka na nag-aalmusal. Oo nga, Manang Julie D. May kasama na kami dito ni Manong Ayan. At hindi lang yan. Araw-araw, siya na rin magluluto ng almusal, tanghalian, pati hapunan. Damay-damay na yun. Ha, ganun ha? Ah, gagawin mo pa pala akong kusinera. Hindi naman, minsan lang. Ikaw talaga? Basta, ang may papayo ko lang sa'yo, huwag mong masyadong sundin lahat ng layaw nitong pinsan kong ito. Talagang hindi. Ilayla, magtatagal ka pa ba rito? Bahala na. Pagkatapos ng kasal, siguro didito muna ako ng mga ilang araw para mabisita ko ang mga kamag-anak natin. Oo nga. Total, 10 taon na rin naman mula nang huli kang dumalaw dito. Siya nga pala, Ilayla. Nakalimutan kong banggitin sa'yo. Hili nga pala ni Apo Gunawa na dun sa lugar niya gawin ang handaan ng kasal namin ni Julie. Isang malaking kanya mo mangyayari. Talaga? Malakas pa ba si Apo? Aba, sa edad na 100 ni Apo, malakas pa. Kung di mo nga pipigilan yung gusto pong magtrabaho sa bukid eh. Halos nakakakit pa nga sa bundok eh. Good morning, Manong Ayan, Manong Julie. Deday. Halika. Good morning. Julika, nag-almusal ka na ba? Opo. Oh, napasyal ka yata. Anong kailangan mo? Eh, kasi po si Aling Ilayla. Oh, Ilayla, ikaw palang kailangan ni Menchie. Aling Ilayla, may pinabibigay po si Tatay Cardo. Ano yun? Ito po ba yung kwintas niyong nawawala? Aba, yan ba yun, Ilayla? Oo, ito nga yun. At saka sana po sa susunod, huwag kayong masyadong masungit, ha? Sige po, bye! Ano? Sa palagay ko, turo yun ang tatay niya. Hindi. Talaga masungit ka lang. Isa ka pa, ha? Oh, naibigay mo na? Opo, binigay ko na po. Oh, anong sabi mo? Sinabi ko na pinabibigay po ni Tatay Cardo. Oh, ano naman ang sabi niya? Wala, at saka sinabi ko na rin sa kanya na sa susunod, wag na lang siya magiging masungit. Oh, ba't mo pa sinabi yun? Mabuti na para malaman niya.
Ikaw talaga, oh. Alam mo, Tay? KSP lang yun. Anong KSP? Kulang sa pansin, ano pa? Sa palagay ko nga. This is our main haulage, where the extracted ore from these underground mines is transported and delivered to the mills for processing. There are also 10 existing sub-levels in these underground mines, in such a way that this main haulage is connected to other mines, such as those in Kambang mines and Ambuka mines. This is our grinding plant. We have 6 ball mills here, although one is not functioning very well. Here, the gold ore is reduced to dust-sized particles and separated from worthless rock particles. And here is the place where solid gold is turned into liquid. Gold is melted in this furnace at a temperature of about 1,000 degrees Celsius. After being melted and purified, it is then casted into bullion. Ngayon pa lang, gusto ko lang maalaman ninyo ang mga tao dito, lalo-lalo na ang mga maranggani, ay tutol sa pagbubukas ng mina dito. Hindi tayo nakakasiguro kung ano ang maaari nilang gawin. Dapat lagi tayong alerto, lagi tayong handa sa lahat ng anumang mangyayari. Ito nga pa sinasabi ko eh. Ni ayaw nilang makinig sa akin. Lagi nilang sinasabi sa akin, hindi na muling bubuksan ang minahan. Hindi na muling bubuksan ang minahan. Hindi na muling bubuksan. Pero ano nangyari? Binulaga tayo. Lagi kong sinasabi, maging mapagbantay. Niloko na tayo nun eh. Lolokoy na naman ulit tayo ngayon. Ayangwa, huminahon ka. Alalahanin mo. Kasal mo na bukas. Ang mga tao nga naman ako, Elayla. Makaamoy lang ng ginto. Lumalabas ang kasakiman. May magagawa pa naman siguro. Talagang hindi kami makapapayag. Lalabang kami. Pananay, pananawa, apo kapunyan, tuwan mga atod, mamangwat, gumamang wag kinubat, baliwak mandangua, kanditapot na data-data, katakot tutua, patitigan digangsa, tumoy takat
man sala tatuan man asawa kandi takot aama ren in takot dosan man do pa maila takot lagsakta uddat puso dan man asawa duoy kumadatut wandat ama unsa ditawaganapta kada guminga tabmak nang kumadibiyagyo uminumak umuna kung kanti kayon man asawa kung anong ustian na kung matatingat ako si Pangkupsin Lagsakyo. Tatanggap tayo. Marami daw taong kakailangan nila. Gusto mo raw kumakausap? Hindi na kami magpapaligoy-ligoy. Hindi kami katulad ng mga Marangani. Sangayon kami sa pagbubukasyon ng minahan dito. Sa kaunlaran. Nadala nyo sa aming lugar. Sanay kami. Kahit anong uri ng trabaho. Mabuti kung ganon. Nangangailangan nga kami ng maraming trabador eh. Pero kung hindi ako nagkakamali, kayo mga tawingan. Kami nga. Ka-tribal war ng mga Marangani. Balita ko, ganong kalalim ang hidwaan sa pagitan ng inyong mga tribo. Ganun nga. Alam namin inimbitahan kayo ng kanilang apo sa isang pulong. Ang sa akin eh, wag na kayong magkasaya ng panahon. Tribo sila ng mga traidor. Kung sakaling magkaroon kami ng konting problema sa kanila, maasahan ba namin ang tulong ninyo? Nasa panik mo kami. Pagdating sa mga Marangani, anumang oras, nakahanda kami para makipagpatahan! Thank you.
Chuma, si chua, si chuma. Chuma. Chuma, si chua, si chuma. Chuma. Singadan diyan nan umili un marangani. Sa ngalan ng tribong marangani. Malagsak anak. Unay un mangiila. Suwat ako un kapya. Ako'y malugod na bumabati sa inyo, kasalo at kapiling, sa araw ng ating pagtitipon. Ingen di, awi, iya din di umili, un malukatan, di winas, un nataguhin mi sin anang kita. Noon pa man ay tutul na kami sa pagbubukas ng minahan, sa lupang nag-aruga ng aming lipit. Nang sukat, nang furawan, siyan na jamaan, tanchagwang, wi marpugan, nang tiyanum, wi mainom. Patsanum nan papayaw, makaisagwan nan angin, wi ang angoson tako. Kapalit ng ginto ay ang pagsira ng aming mga ilog. Nadaluyan ang aming inumin. At tubig para sa aming mga hagdahagdang palayan. Wawasakin ang gubat na pinagkukunan namin ang bungang kahoy. Pamugaran ng ibon. Palaruan ng usa. At tirahan ng mga baboy ramo. Dudungisan ang hanging nagbibigay buhay sa ating lahat. Susumpayin kami ni Kabunyian at ng aming mga anito. Amaan nan mga kamuwan tako tan makmakwa tan mapalikwos tako. Ilan takon makwad pinatubo, wisakop nan Luzon, kakangay, nan makmakwa tan minas takon nangwa. Kailan tayo matututo sa aral ng kalikasan? Tignan ang nangyari sa malawak na kapatagan dahil sa pinatubo. Marahil nagalit si Apo Malyari, ang Diyos ng kapatid naming mga ita. Dahil marami sa atin ang nagiging sakim at palalo. Higit na mas malagim na trahedya ang mapapasamin kung kami sasangayon sa inyo. Ang nangyari sa pinatubo ay pasya ng kalikasan. Ang minahan ay gawa ng tao. At siyo Yesus yani tan ugsa, ngumayamaan ng kinufat. Manila, mansingit siya, sumpuwan siya, tanfilig, winno, matoy siya. Huwag sana kaming ihalin tulad sa usa. Nakapag inagawan ng tahan ng gubat, ay maghahanap ng malilipat ang kakahuyan. O dili kaya'y mamatay. Kapu ta kinapatog ng apo ni Winilofon tan pitani. Pati anak tako, yan anak na anak tako. Maid po na itap-tapiyan tako tan anay na kawa. Sa ngalan ng aming mga ninuno na nakahimlay sa aming mga lupain, sampu ng aming mga anak at magiging supling ng aming mga anak. Kailanman na hindi kami maaari maging kasabwat sa kanyang uri ng kapahamakan. May tayon may pijawan niyo, dyan at simatojen may. Ang pagsangayon namin sa inyong kagustuhan ay para na rin hiniling namin ang sarili naming kamatayan. O, tapos na ba siya? Tapos na ba ang seremonyas? Tayo na, Roque! Mga bastos! Kahit na masama sa kalooban namin, tinanggap namin kayo ng maayos bilang mga panauhin. Pagkatapos ito pagaganti nyo sa amin, hindi malang nyo binigyan ang pagkakataon ng sarili nyo igalan na kahit na konti ang aming habo! Julie, wag. Dito ka lang. Nakinig naman kami sa inyong pangat. Nag-aksayan ng panahon. Ano ba gusto nyo? Lumayos kayo sa aming mga lupain. Lumayos kayo! Kanino lupain? Kami ang lehitimong nagme-may-ari ng lupa rito. May mga titulo kami, hindi katulad nyo! Ang dapat sa inyo, pinupugutan ng ulo! Hon! Ayangwa! Huwag kang malas! Hindi kayo lalabas ng buhay dito. May ibang araw pa. Tayo na!
Tiniente, mabuti naman at pinaunlakan mo ang aking panyaya. Maupo ka. Can I offer you anything? Coffee? O brandy kaya? Hindi, salamat. Mr. Turalba, sanay lang yatang uminom ng base at taboy si Tiniente. Ba? Dili ba ko talaga sa ibig mo, Tiniente? Dala dalawang baril pa nakasukbit sa'yo. Ha? Yan ba ang uso ngayon? Itong puting to, para saan to? Itong itim naman, para saan to? Alam mo, Tiniente, sa isang negosyanteng katulad ko, hindi ako maligoy. Hindi ko na kailangan ng anupamang ritual just to make my point. I must admit, hanga ako sa'yo. Pambihira ang naging pagtanggap ng mga marangani sa isang dayong katulad mo. Lalo na't ikaw ay tagapatag. To be accepted as one of them is indeed a rare accomplishment. Kaya naman lumalapit ako sa'yo. Ano bang sikreto at napaamo mo sila ng gusto? Ano ba talagang kailangan niyo sa'kin? Sabihin na lang natin na I just want us to work together. Alam kong napakalitang sinasahod ng isang pulis na kagaya mo sa isang liblib na bayan gaya ng Marangani. I assure you, Tiniente, hindi ka pababayaan ng Alegre Mining. Alam mo, Tiniente, mahina ang dinasyon nyo rito. Ha? Ngayon, kung gusto mong kumita, sumama ka sa amin. Ang kikitain mo sa amin buwan-buwan ay hindi mo sasahurin sa loob ng isang taon. Oh, ano sa tingin mo, Tiniente? Manataw. Sandali lang. Sinusuhulan ako ng mga taong ito. Naungong kayo! Anong naungo kayo? Anong pinagsasabi nito? Ang sinabi niya, mga siraulo ninyo. Binabalaan ko kayo, ha? Mag-ingat kayo sa mga asal niyo rito, ha? Kung yung panunuhol niyo, nagagawa niyo sa ibang lugar, huwag dito sa Kalinga. Pinagbabantahan mo ba kami? Oo. Kaya na, Banataw. Naungong kayo! Maawa na po kayo sa akin. May pamilya po akong tao. Baka po kayo sumablay, boss. Sasablay? Eh, masasintado ako pag nakakainom eh. Boss, maawa na po. Maawa na po kayo sa akin. Basta ipikit mo lang ang mata mo. Hintayin mo ang dating ng bala ko. Diyos ko po! Walang gagalaw! Mga armas, sa mesa! Oka, umuwi ka na. Salamat po. Tiniente, nagkakatuwa lang naman kami. Nagkakatuwa? Makakapatay na kayo ng tao? Alam namin ang aming ginagawa. Isa pa, lisensyado ang aming mga armas. Legal. Nakapangalan sa Alegre Mining. Ang mga taong katulad nyo, hindi dapat tumawak ng baril. Yan naman ang hirap siya, Tiniente. Gusto mo, kailangan hawak ng armas eh. Siyempre, pulis ako eh. Kung wala ka kayang armas, Tiniente, ganyan ka rin kaya kaalat magsalita? Mas maalat. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong dumilat? Oo nga ako. Hindi ako dumidilat eh. Ako rin po, hindi po ako dumidilat. Kapag dumilat kayo, sabog ang bungo nyo. Opo, opo. Hindi na po ako. Hindi po kami didilat. Hindi po kami didilat.
Hindi na ba ako dumidingat? Ikaw rin na? Oo. Oo. Hindi ako didingat. Kaya tingnan niyo pa eh. Diyan hanga si Ayango sa iyo, Julie. Mahusay ka sa hanap buhay. Hindi magugutom ang magiging pamilya niyo. Maswerte siya sa iyo. Talagang kailangan, parehong kumayod ang mag-asawa. Isa pa alam mo naman dito sa atin, sanay ang mga kababaihan sa trabaho. Sa bagay. Siya nga pala, Elayla, nabalitaan mo ba yung nangyari sa beer house kagabi? Pinagugulpi ni Tiniente yung mga tauhan ng minahan. Paano masyado raw abusado? Matagal na bang hepe si Tiniente rito? Nung isang taon lang. Galing siya sa Santa Marcela bago siya ng destino dito. Alam mo, ang laki ng ipinagbago ng lugar natin mula nang naging hepe siya dito sa Marangani. Nagkaroon ng kaayusan. At saka marami nang nanginilag na gumawa ng kalokohan dahil sa kanya. Yung batang babae, anak ba niya yun? Ah, si Menchi, anak yun ng hostess. Anak niya sa hostess? Hindi. Hindi niya yun, anak. Bale, inampun lang niya. Pinagbilin sa kanya nung nanay bago namatay. Wala siyang asawa. May asawa't anak si Tiniente. Kaya lang, pinatay. Napagkamalan daw yung bang mistaken identity. Ganun ba? Teka nga! Bakit patanong ka ng tanong tungkol kay Tiniente? Interesado ka sa kanya, no? Ano? Ako? Interesado sa pulis? Hmm? Napakalabo naman. Hindi na natin dapat palagpasin ito, Mr. Turalba. Noong una, binasusa kayo mismo dito sa loob ng teritoryo natin. Ngayon naman, tinitira niya mga tao natin sa labas. Namimihasa ng tinyente niyan. Hayaan niyo tayo, Sigo. Naghihintay lang sa atin ang utos sa mga tawingan. Kailangan lang ilang mga armas. Ha? Pagpipiesta mga tawingan kapag naligpit na si Dileon. Huwag. Huwag muna kayong gagawa ng anumang gusot na maaaring iugnay nila sa atin. Pagluwas ko ng Maynila, ako na ang bahala. Tama na.
ginawa mong kahayupan sa adawa ko! At sa mga taong pinatay mo! Ayaw! Ano ka? Bitiwan niyo ako! Cortez! Babaon din ang balat na katawan mo! Okay, I'll get in touch with you as long as I finalize things with him. Okay, I'll get in touch. Sino yan? Isang kaibigan. Emilio Torralba. He did something good for me. At ngayon ay, gusto niyang malaman if I could return the favor now. Tungkol saan? Have you ever heard of Lieutenant Ricardo de Leon? Ricardo de Leon? Uh-huh. I may have read or heard something about him, pero ngayon hindi ko matandaan. What about him? Dati siyang chief of police ng isang maliit na liblib na bayan ng Santa Marcela, Kalinga. 2 years ago, he stayed here in Manila for a very short while. Habang narito siya, he made quite a reputation for himself dahil sa husay niya sa paghawak ng baril. Natanjak siya at binasagan pa nga siya. Ang baduy nga. Ang probinsyano. Ang probinsyano? Narinig ko na nga tungkol sa taong yun. Noon, for a while, I was even tempted to seek him out upang patunayan kung totoo talaga itong balita sa kanya. Is that so? Kung ganun ay matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Emilio Torralba, a friend of mine who just called up, he's cooking up something for the two of you. He believes this man is at par with your talent. Siguro eh, talagang mabilis. Mas mabilis kaysa sa akin. Tayo na pata ko. Ayun siya. Oh, sige na. Lapit na. Teka muna, ano nga sasabihin ko? Diyos ko naman, Elila. Di ba napag-usapan na natin yun kanina? Eh, ano nga ulit yun? Ay, nako. Basta ganito lang. Sabihin mo lang kung ano yung nasa loob mo. Una, humingi ka ng paumanhin dahil dun sa inasal mo sa kanya sa presinto. Pagkatapos, magpasalamat ka na rin dahil nabawi mo yung kwintas na nawala sa'yo, pati na rin yung ibang gamit mo. Ganun, ganun lang kasimple. Ganun lang? Oo, ganun lang. Kaya puntahan mo na para matapos na. Baka supladuhan ako niyan eh. Mapahiya pa ako. Ay nako, Elila. Hindi ka susupladuhan yan dahil napakabait niyang si Tiniente. Kilala ko yan. Sige na. Kasi samahan mo na ako. Ano? Bakit sasamahan pa kita? Dapat ikaw na lang para talagang mas magmukhang kusa sa loob mo yung sasabihin mo sa kanya. Sige na. Ano ba? Sige. Basta huwag kang umalis ha. Dito ka lang. Oo, hindi kita iiwanan. Dito lang ako. Sige na. Sige. Sige na. Tiniente. 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 Kasi tungkol dun sa nangyari nung isang linggo, pagod ako, kakarating lang namin, ang haba pa ng biyahe namin. Tapos, ayun pa nangyari, na-hold up pa kami, kaya medyo mainit ang ulo ko. Kaya gusto ko sana humingi ng... Wala
ang anuman yun. Wala kang dapat alalahanin. Julie? Anong ginagawa mo riyan? 10 oras na. Asan si Ayangwa? Wala pa nga eh. Inihintay ko. May problema ba kayo? Huwag mong sabihin nagkakatampuhan na kayo. Hindi. May pulong ngayon ang mga kalalakihan sa bahay nila kay Mateo. Pagdidesisyon na nila ngayong gabi kung anong hakbang ang gagawin laban sa muling pagbubukas ng minahan. Alam mo naman ang mga taga-Marangani, hindi sila basta-basta papayag na palagpasin ang mga ganong bagay. Lalo na buhay ng tribong nakasalalay. Lalong-lalo na si Ayangwa. Mainit na mainit nga si Ayangwa sa usapang yan. Alam mo, iba ang takbo ng isip ni Ayangwa. Palibhasa, ipinanganak siya mula sa angkan ni Mulengan. Buo ang kanyang paniniwala na sa kanyang pagkatao naninirahan ang katauhan at espiritu ni Mulengan. Mulengan? Siya ang kinikwento ng inyong lolo na pinakamatapang na mandirigma ng buong Marangani at Kalinga noong kapanahunan niya. Mga mahigit 100 taon lang nakalilipas. Sinasabi niya sa akin na itinalaga raw siya upang maging isang mandirigma. Sinasabi niya rin na katungkulan niyang ipagtanggol ang kapakanan ng tribo sa anumang oras. Elayla, kaya ako natatakot. Natatakot ako sa anumang maaring gawin ni Ayangwa.
Manang, ada ni Tiniente. Ada isuna. Oh, agyamanak. Ilay. Nadaan ka. May insidenteng nangyari sa loob ng minahang kagabi. Isa sa mga tauhan lang napatay. Si Ayangwa tinuturo. Nanggaling na ako sa inyo, pero wala siya ron. Sigurado kang si Ayangwa? Maraming testigo eh. Alam mo ba kung nasan siya? Hindi siya umuwi kagabi. Ni hindi nga nakatulog si Julie sa pag-aalala. Kung sakaling makita niya siya, paalam niyo kagad sa akin. Tuloy na ako. Elayla, tungkol ba yun kay Ayangwa? Oo, Julie eh. Bakit mo natitiyak na dito sa lugar na to, pupunta si Ayangwa? Sa mga mandirigma, dito sa pook na ito sila pumupunta. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang tribo. O kung sila'y nakapatay ng kahit na sino man. Upang linisin ang kanilang mga sarili. At upang alisin ang masamang espiritu na sumasanib sa kanila kung sila'y nababahira ng dugo ng kaaway.
dumayo kayo mula Maynila. Para lang patunayan ko sino mabilis sa baril sa aming dalawa. Ganun ang ating yente. Sa maikling pamamalagi mo sa Maynila, umugong ang pangalan mo dahil sa paghawak mo ng baril. Naging kilala ang probinsyano. At yun ang dahilan kung bakit kita sinadya rito. Nabanggit ang pangalan mo. Naging malaking hamon ka sa akin. At hindi ako naniniwalang may lalampas pa sa aking kaibigan pagdating sa bagay na yan, ha? Hindi pala kayo dapat pumunta rito. Dapat doon sa paggamutan ng sisiraan ng ulo. O arestoy ng mga yan. Teka, teka. Sandali lamang. Hintay mo muna ako magpaliwanag, Teniente. Nagpunta kami rito hindi para hamunin ang batas. Kaya lang, kilala ang mga Kalinga na hindi umaatras kahit na anong labanan. Ngayon, lalabas na sayang lang ang pagkukup nila sa'yo. Wala ka man lamang natutunan sa kanila. At saka, kilala ko ang kaibigan mo yan. Hindi yan makakatulog. At lalong hindi siya aalis hanggat hindi natutupad ang ipinunta niya dito. Babalik-balik ang kanya. Bukas. At sa mga darating na araw. Kaya, nasa sa'yo yan, Teniente. Alam mo, Teniente, kapapatay ko lang ng isang tao. Nung isang araw lang. Isang nakatunggali ko. Sa isang laro. Akala niya mas mabilis siya sa'kin. Sa katunayan nga eh, ngayong araw na ito ang kanyang libing. Di ba, Rodrigo? Oo, oh, ngayong alas tres ng hapon. Pumatay ka ng tao dahil lang sa isang laro. At bakit naman hindi? Kung yan ang magbibigay sa akin ng kasiyahan at katuparan. Tulad lang naman ako ng ibang manlalaro. Tumadayo sa torneo. Maghahanap. Naghahanap ng tatapat sa aking kalibre. Dapat tapusin na yung paghahanap mo. Sinong tatapos? Ikaw? Umpisa natin. Niente. Inaasahan ko na hindi makikialam ang mga bata mo rito, ha? At kayong lahat na narito, ang labanan ito ay sa kanilang dalawa lamang. Teniente, paikutin ko ito. Paglapat, umpisahan niyo na. At natitiyak ko, isa sa inyo ang permanenteng matutulog. Teniente. Tapos na.
Hindi ba talaga mapapatahimik ang Deleon na yan? Sobra-sobra na atraso sa atin. Yun nga ang pinaparito ng tao para umarap sa kanya. Ayun, napakabilis daw sa baril. O ano nangyari? Umuwing nakabalot sa kumot. Dapat talaga ipaubaya na sa atin ni Mr. Turalba ang tinyenting yan. O, sinasabi ko na sa kanya nung isang araw pa yun eh. Mr. Roque, na-discovery na kung nasaan si Ayangwa. Hindi ka pa ba talaga makakauwi sa atin, Manong? Hindi pa pwede. Naaawa na kasi ako kay Manang Julie eh. Gustong-gusto kanyang makita. Sabihin na kaya natin sa kanyang nandito ka. Huwag na muna. Basta't sabihin mo kay Manang Julie mo. Huwag siya mag-alala. Ha? Jedi, kayo naman ang bahala sa kanya. Huwag niyo siyang pababayaan. Kayo ni Layla. Oo, Manong. Sige na. Lumakad ka na, hindi ka abutan ng dilim sa daan. Sige na. Mag-ingat ka, ha? Ikaw rin, Manong. Sige. Ayangwa! Tumuko ka na! Wala ka nang atrasan! Nasukol ka na namin! Tumama ka na! Iaharap kita kay Epe nang magkaayusan na tayo! Tumuko ka na! Baka naman ang gusto mo, pamilya mo ang pagbalingan namin!
Humili ka ng tugtog, ha? Oo. Uminom muna tayo. Okay. Iba talaga ito si Dito. Galing na sa mayaw. Maganda pa katawan. Ang bango pa. Mm. Talaga. Ang sabi kay Jin. Ang husig gumiling. Ikaw talaga. Ang dami yung pa sinasabi. Hindi kayo po pwede rito kay Laika. Toro Bren. Ha? Wala na. Pan-derby pa. Ano? Oh, Tiniente. Ayop ka. Pinatay niyo si Ayangwa. Pinagtad niyo ng bala. Walang kabuhay-buhay. Ano? Ipinagtad po lang namin ang aming sarili, Tiniente. Natsyem pong nagsusurvey kami para sa expansion ng binahan. Walang kabog-abog. Pinaputokan kami kung hindi naman kami lumaban eh. Oh, di kami pa napuruan. Hindi humahawak ng baril si Ayangwa. Dapat nga, Tiniente, pasalamatan mo kami. Nailigpit ka namin ng kriminal. Nakapatay siya ng tao ko. Maaring makalusot kayo ngayon. Pero tsatsakin ko. Yan ang huli. Yan naman ang hirap sa'yo, Tiniente. Nasayaran lang ng konting base ang lalamunan mo ng mga barangani kung umarte ka, daig mo pa isang tunay na kalinga. Kaisa nila ako. Isa akong kalinga. Siya nga pala. Hindi ba gusto mong malaman kung bakit magkaiba ang kulay ng aking baril? Puti at itim. Itong puti, para sa mga taong walang budi. At itong itim, para sa mga taong may itim ang buto, na katulad mo. Sige! Nang matapos ang maliligayang araw ninyo. Ano man ang mangyari ngayong gabi, labanan lang yan ang dalawang tribo. Labas kami. Ya gamda burunda.
Lahat ng kubo, sulugin! Naguguluhan ako. Pilit kong binabalikan ang mga huling alaala ko dito sa lugar na to. Pero sa mga naaalala ko, hindi naman ganito kagulo noon ang Marangani. Oo nga, nag-aaway-away ang mga tribo. Pero hindi naman umabot sa ganito ang kanilang mga gulo. Paki ganito ang mga nangyayari ngayon. Hindi ako naniniwala na ang mga tawingan lang ang may pakana sa mga gulong nagaganap dito. Palagay ko eh, may kinalaman ng mga tauhan ng minahan. Bakit mo nasabi yan? Dahil hindi ganyan ang gamit nilang mga armas bago nagbukas ang minahan. Kaya kinakailangan lumuwas ako ng Maynila para malaman kung tunay na kulay ng Allegre Mining na yan. At may pakikiusap sana ako si Elayla kung maaari sana eh. Iwan ko muna sa inyo si Menchi. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi namin siya pababayaan nila, Julie. Salamat. Salamat, panyero. Oh, of course, I understand. Basta, just keep in touch with me for any development. At saka isa pa, huwag na huwag mong kalilimutan ipaabot kay General Peña ang pasasalamat ko sa kanya. Okay? At ang mga bata natin dyan, ikumusta mo ako sa kanilang lahat. Alright? Sige. Kaiskwela ko yan sa PMA. Tutulungan niya tayong gumawa ng lahat ng background check-up kay Turalba at sa lahat ng mga kumpanyang nakalista sa kanyang pangalan. And maybe, in a day or two, we will get some results. Salamat po, sir. Teka muna. Kamusta nga pala sa Kalinga? Mabuti naman, sir. Maliban nga lang sa problema sa Allegre Minings. Alam mo, Carlo, kung minsan, nainggit ako sa inyong mga nasa probinsya. Nalistino rin ako niyan nung nag-uumpisa pa lamang ako. I still believe that is where the real action is. Siya nga pala, Cardo. Saan ka tumutuloy din sa Maynila ngayon? Sir, sa bahay ng hipag ko, sa May Blooming Trip. Yun nga palang asawa ni Edward, si Lily. Kamusta na siya ngayon? Mabuti naman o, sir. Sa Amerika, kasama yung anak. Magaling. Cardo, basta't nakatanggap ako ng impormasyon, tatawagin kita agad-agad. Okay? Thank you, sir. Alam mo ba kung saan pinapanganak ang mga tutube? Saan po? Ang sabi dito sa libro, ang mga babaeng tutube nangingitlog sa may tubig, sa may batis o ilog. Eh pag naman po nagpupunta kami ni Tatay Cardo doon, wala naman kaming nakikitang ganun. Kasi maliit pa sila, kaya hindi mo pa sila nakikita.
Pero habang lumalaki sila, nagkakaroon na sila ng pakpak hanggang sa makalipad sila. Ah, ganun pala. Mm-mm. Paano yung mga tipaklong? Ang mga tipaklong. Hanapin natin. Tungkat? Hello. Tiniente de Leon. Ito nga, sino ito? Turalba. Tiniente de Leon, you just don't know when to stop, do you? Akala mo sa lahat ng oras at pagkakataon, ikaw lagi ang mananaig. Well, not this time. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung ano ang sadya mo rito. Alam mo, Tiniente, kung may mga kaibigan ka sa nakatataas, lalo na kami, we have much more resources to spend than you do. Tinatakot mo ba ako, Turalba? Alam kong marami kayong kabalbala na gusto nyo itago. Kung ano man ang binabalak nyo gawin, lalabas at lalabas ang kulay ninyo. Ah, ganun, ha? Jesse! Makinig ka, De Leon! Tatay Cardo! Tatay Cardo! Benji! Ngayon, kung alam mo kung ano makabubuti sa kanya, sabihin mo kay Colonel Bernardo na itigil na niya ang anumang investigasyon na inyong isasagawa tungkol sa amin. Kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa pinakamamahal mong anak-anakan. Turalba, kapag may nangyayari sa ba... Ano ba, pare? Ikot ka na ikot yan eh. Nahihilo na ako. Ano ba talaga? Turalba, Turalba. Allegri Mining. Tama. Narinig ko na yung pangalan niyan. Allegri Mining. Yan ay nag-opisina dyan sa Makati. Pero may warehouse yan dyan sa Binondo. Pero tsak naman siguro hindi dadalhin dyan si Menchi. Doon sa dating lugar na inikutan ko, wala naman akong nabalitaan na batang kinidnap. Pero nung misan meron, isang matrona na matanda na, kaya lamang tinubos na. Pare, ganito lang gawin natin, ha? Dating gawin, iikutan ko yung baluwarte ko. Quiapo, Tondo, Caloocan. O sige, ayos yun. At ako naman, pupuntahan ko yung mga dating konta ko. Papasilang ko sila doon sa pier, hanggang doon sa dulo ng Coastal Road. Pare, yung tungkol kay Cardo, wala nang problema yun. Kaya lang, paalala lang. Alam mo naman yung sasabihin ko sa'yo. May pamilya na ako, huwag mong kalilimutan yon. Marami na akong sikiting. Sunod-sunod nga yan eh. Kaya pag nalaman natin kung saan dinala ng kidnapper si Menchi, labas na ako dyan ha. Wala na akong kinalaman anuman mangyari. Ha, pare? Oo, oh, alam ko na yun. Gamit mo. Ano
Pasensya ka na, ha? Yan lang ang budget namin, eh. Galingging. Okay lang, masarap. Sariwa pa nga, eh. Pero malakas na loob ko, dadya na si Cardo, eh. Oh, sige, sige. Kain ang kain. Kain ang kain. Pare, may balita ka na ba? Wala, eh. Bokya ako doon sa lugar na inikutan ko. Eh, sabi-sabi naman ang kaibigan ko, wala naman daw sila natiktikan na batang kinidnap doon. Rubber, eh, at karnaping ang racket nila. Ako naman, eh, may pumukol sa akin impormasyon. Nagkakalokan. Ang sabi, may pumunta rin doon tao, kamakalawa, sa club. Taga Cordillera. Pero Ilocano ang salita. Ang pinagtataka nila, ang lakas daw maghatak sa chichig. Limpak-limpak. Isipin mo, ha? Ilocao. Alam mo namang natma ko yan. Pero tignan na rin natin. Pasyalan natin. Wala namang mawawala sa atin. Sasama ako. Baka sakaling makilala ko kung yun nga ang kumuha kay Menchi. Sasama pa? Sasama. Hoy, Chonan, tagal-tagal mo naman, no? Pasensya ka na, yung customer ko sa loob, ang kulit-kulit, no? Gusto pa akong i-take out. O tara na, naghihintay ng mga bagets natin doon. Mga kasama, tigilan nyo na, baka kayo matanso. Pareho rin nating may lawit yan. Simlaw! Oh, okay kilawang may gabi. Oh. Ilang oras ang biyahe? Manila, sabaling ka. Bababa. 14 na oras. Kailan ka naman babalik? 5 taon ulit. Hayaan nyo, pag may panahon, babalik ka agad ako. Diblaw! Pagkumpag ko ka ngayon, ha? Bigyan mo naman kami ng tip. Kung paano ka kumikita ng ganyang kalaking halaga. Yan ang hindi nyo na malalaman. O sige, magpakasawa kayo. Kung tama ang hinalaan natin, nandyan sila at nambukan mo. Bumalik ka agad. Alam mo, pare, pilip talaga ako sa racket ni Simlaw. Kaya lang, hindi pinapaalam sa atin. Kumain! Sandali lang, mga kasama. Palagay ko, Dan. Dan, palagay ko. Bago na ng prospect yan. Palagay ko nga. Pwede bang may table? Hindi ako nagtatrabaho dito, eh. May hinahanap lang akong kaibigan. May bisita lang kaming taga Kalinga, eh. Pwede ka makilala. Taga Kalinga? Oo. Sige. Sarap, pare. Inom tayo, pare. Iblo, may papakilala ko sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Marito! Marito! Ay! Ah!
Ano? Magsalita ka na. Saan nyo dinila yung bata? Ayaw, ha? Alam ba itong tatlong to kanina pa naglalaway sa'yo? Gusto ba ibigay kita rito? Ayaw mo rin. Wala na akong magagawa. Inyo na yan. Ayos. Kumanta na. Ang sabi, yun daw lumang building sa Mebilundo, malapit sa tulay. Alam ko yun. Kamusta yung tao? Huwag mo na itanong. Tardo. Mag-aalala ako. Baka kung anong mangyari sa inyo ni Menchi. Baka huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa amin. Ingat kayo. Cardo! Cardo! Ano ba nangyari dyan sa mga tao mo? Ba't ganyan ang ayos? Baka mabagasa tayo niyan. Mas magaang ang kilos nila kapag ganyan ang suot nila. Ganun ba yon? Eh baka ubusin ang lamok yan. Eh labas yung mga tumbong eh. Sino nagbabantay sa bata? Nandun po sila, Roger. Dadyo, hindi ko mga nambariya to. Wala, buo. Sige na, para makalis ang mga ito. Sige, ito na nga. Pagdating niya sa
tayo. Paalam mo kagad sa akin, ha? Tumawag kayo sa bahay kagad, ha? Opo. Tigil! Kayong dalawa. Magabang kayo yan, baka may sumusunod sa atin, ha? Oo, oo. Kaya na. Sabi, nakabahag daw eh. Tara, punta natin. Hanggang dyan lang kayo! Mga armas! Baba! 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 Ardo, ikaw ba yan? Ako nga. O paano? Mga tauhan ko sila.
Roque, tapos na lahat. Sumama ka na sa amin. Sumuko na kayo. Panagutan niyo sa batas ang lahat ng katarantaduhang ginawa niyo sa lugar na ito. Tiniente, naunahan mo lang ako. Ang totoo niya, talagang papunta na ako sa presidyo mo. Para harapin ang lahat ng kasong isasampa mo laban sa amin. Niloloko tayo, napaliligiran tayo. Thank you.
Thank you.